subscriber bill. He's a Australian. Guys, approaching Gilmore Station. Walang CFR ito. Alright guys, so nabili ko na yung iba. Si Alex kasi is looking for 1080Ti. Ang nagawa ko ngayon is nabili ko na yung monitor at saka yung ano, GPU. Pati na minute ko si Mickey Boy. Summer na, ramdam ko na yung init. Ngayon, ang gagawin ko is ayun, babalik ulit ako ng Gilmore. Hindi ata magkakaroon ng 360R. Ininform ako ni Aldrin yung ano nila doon, yung sales nila, ay technician nila doon. Yung sabi ko, bro, hindi magkakaroon na available at indefinite daw. Yun, sinabi ko kay Alex, hindi pa magkakaroon ng ganito. So, anong option natin? Anong brand? So, yun nga, sinabi ko, nirecommend ko si NZXT, Thermaltake, tatry ko rin Corsair, baka gusto mo ng Corsair, ganun. Ayun yung mga brands na yun. Basta, ang gusto niya kasi guys, yung forma ng ano ng Polar Master. So, ARGB, yun ang gusto niya. Yung nakita niya talaga sa video, yung talaga ini-insist niya. Parang nakakastas nga mamili sa bagay. Pabalik-balik eh, yung nangyari. So, ayan, sa canvasing pa lang. Yun na lang, cooler na lang, then Tuesday ngayon, coding ulit yung bukas may gagawin ako off ni Mrs. So, bali, naman ko lang kung anong plano ni Mrs. Tapos, sa Thursday, doon ko lang di-deliver yung PC. So, bali, pagkabili ko mamaya yung cooler na kulang na parts, then bibuild ko na tapos sa Thursday, so di-deliver na namin. So, meron pa akong tomorrow, Wednesday is parang i-burn test ko pa. So, stability test para wala maging problema. In case na ano, magkaroon ng problema is yun, isasoli na naman. So, sana wag. Now, guys, here's a cooler. Okay, guys. Dito, actually, kakatapos ko lang. Ito yung Gilmore, guys. Yan. Nakabili na ako. Ito na yung tawag dito. Ito na yung cooler. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko is RS. Dapat kasi may bago silang model is RS. Now, tsanag ko dun sa, ano, hindi naman kita yung feature na parang may ilaw. So, ito nila yung pinili ko. Ito nila yung binili ko, which is nasa 5K lang to. So, addressable RGB din. Yun yung hanap din ni Alex. So, kaya ito na lang yung binili. Ayan, so nakuha ko na yung car, yung video card, nakabili na ako. So ito na yung hinihintay ko, bibuild ko to mamaya after nun. Teka, ano muna ako, pupunta muna kami Manila kasi dun kami kakain, hindi, may bibilin din kami dun. Tapos ayun yung mangyayari dahil mamaya i-vlog yung isa-isayin ko yung mga parts mamaya kasi yun, pagdating ko ng bahay tapos bibuild ko na. Hindi yung time-lapse build ko na parang hindi ko nagagandahan kasi nakabuild na ako ng H500M. So, gagawin ko na lang is time-lapse na yung isang angle na lang, parang ganun. Para mabilis kasi pagka yung medyo yung usual na ginagawa ko na time-lapse build, matagal yun eh, matagal gawin yun eh. Mas, tingin ko mas maganda yung kakalabas ng kay Alex kasi bumili kami ng sleeving extension. Color of choice niya is yung pinamili ko kasi eh, yung black, tapos gray ba yun, tapos may color blue. So parang gusto niya yung ganun pattern. So yun yung pinagawa namin. It's a custom sleeving. Ayan, shoutout kay Homer, siya yung ano, in-order ako nun. Tapos may combs na. So, mamaya na guys, kita-kita sa bahay mamaya at pabibuild ko na yung kay Alex. Then so Thursday is deliver. Alright guys, what's up? Ngayon, nakompleto ko na yung mga gamit, video card, board, and yung power supply, cooler, yung nabili ko kahapon. Guys, hindi na nakapag-build kahapon kasi sobrang nakakapagod yung biyahe. Sleeve extension, hindi ko pinakita ito. Hindi napili yung color for the sleeve extension. So, custom sleeving. Then yung processor. Core i9 9700, Core i7 wala, 9700, T-Force, Excalibur,
lang. Hindi yung special edition. Kasi special edition is yung parang may graphics pa na ano, mga ano, design. Sorry guys, cellphone lang yung gamit ko. Lobat si ano, hindi na rin ako mag-unbox guys kasi similar lang naman. Yung fan is yung si F120. Hindi available si 140. So, RGB 200. Dalawang set na to. Guys, magnetic to. Sabi ko dun sa isang vlog na unboxing ko. Hindi siya magnetic, pero magnetic po siya. Okay? So, sorry for that. Addressable RGB, tas a 3 pin pag addressable RGB. Same with the CF120. RF ata is 4 pin. So, ito addressable RGB. Supported ng board. Addressable header. So, meron siya. Okay? Then, nag-add kami ng addressable speed reader. Then, yung 1 tera bike na hard drive. 2 tera pala. It's a double ED na blue carrier. Okay? Then yung case. Tapos ito naman guys yung case. Unbox ko na siya and na-feature ko na siya kay Rap na build. So you can check na lang guys. Hindi pa nakikita yung unboxing to. Yan na lahat. Wait lang. Ito total ko lang. Total ko na guys. It's 8.29. So monitor. Guys, papatakasin yung monitor kasi bumili rin ako monitor. Nagpabili na siya. Total guys, lahat is 161,000 build. I-minus ko si ano. Guys, it's 130,000 lang yung build na to. Christian, bakit 130,000 lang? Hindi kasama yung monitor nga kasi pag in-add ko yung monitor, nasa 30,000 sa monitor. 161. So, bakit 130 lang? Nakatipid kami sa ano guys, nakatipid kami sa video card. RAM namin is 16GB lang, kay RAP is 32. Board is around 13,000, 14,000 ata. Yes, nasa 40,000 yung board. Z390-E. Yun yung ginamit ko kay ano, pangalan na to, Mike Ilakad. Ayan. Yung hours master is nasa 16,000 ata or 17, mga ganun. So medyo na nakatipid nga kami dito guys. So medyo magbumaba yung price ng RAM ngayon. Compared to last December. Kasi December 2018 ko binili yung kay RAM. Medyo ano pa yung prices ng RAM nun. Tsaka yung processor and so on. So, well, ngayon medyo bumaba. So, total nito is 131,000. Gawin ko na lang yung 130. So, i-add ko yung monitor. It's 160,000. So, yun yung monitor, guys. It's optics MPG 27CQ. Scurve LED gaming na monitor. Ayan. So, hindi ko nabubuksan ngayon guys kasi isa-setup ko ata sa bahay nila kung ano yung gusto ni Alex doon. Bibuild ko muna ngayon, papakasin nyo. Hindi siya yung usual na ginagawa ko at time-lapse build ko lang sobrang bilis para mabilis ako matapos. Ayan. Okay. Guys. Kasi nabura ko po yung clip ng time-lapse. Matanga. Hindi ko talaga alam guys na akala ko kasi na-save niya. Ang routine ko talaga is every time na mag-shoot ako ng panibago, reformat ako ng memory card or ng camera. So, ganun lagi. So, nabura ko. Very sorry guys. Walang time-lapse. Skip na natin yung time-lapse. Wala talaga ako ma-produce dahil nabura ko. Tanga-tanga ko. So, okay. Pasensya na. So, back on the video. Alright, guys, I'm done na. Ayan, tapos yung kay Alex. So, pasensya na, oily. Wait lang, guys, ha. Pumisan ako dun, ha. Nag-start ako ng mga magpa-4, quarter to 4 ata yun. 5, 6, mga ano, 3 oras. Wait lang, guys, ha. Oily ang put. Init eh. So, yun guys, tagal na ako doon sa ano, wiring, ayun sa cable management. Ayan, so, mas okay yun ngayon kasi naka sleeve extension si, ano, umorder siya. So, sinadjust ko yan. Kasi gusto niya rin sleeve extension, di ba? Nagre-request din kayo ng sleeve extension. So, yun. Ayan na guys. Wait lang, i-focus natin mamaya para makita nyo. So, medyo makalat dito ngayon. Ayun o.
Yun yung mga peg gamitan ko. So, liligpitin ko yan kasi lahat ng box is yun. Iyatid ko kay Alex. Bukas ka. Bukas ba? Oh, yes, bukas. So, ano yun na? Ngayon, i-install lang ko muna mga Windows tapos mga games. Fortnite yung na-request niya. Then, yun. Download muna ako. Then, stress test ako. Konting pasilip or ano. Konting montage. Di ko na siguro gagawin ng montage, guys. Kasi, meron ng montage to eh. Yeah, it's 500M eh. So, tingnan ko pa kung ano. Marami pa kasi ginagawa ngayon dahil kukuha pa ako ng laundry namin. So, actually wala si wife ko ngayon dahil pumunta sa umuwi sa kanila yun. Kaya nakapag-build din ako. Pagka nandito kasi yun, di ko nakapag-build eh. Alam mo yun? Medyo ano. So, yan na guys. It's 500M. Finished build. Check nyo naman. Yan, okay ba? Actually guys, mas maganda tingnan talaga may sleeve extension, no? So yan, tsaka yan, nakita yung logo, no? Kasi dapat yung cable ng rad is nakaganon, kaso natatakpan yung logo ni Asus ROG. Then similar lang nung pagkabit ko ng rad kay Rap nung last time. Tapos ang ganda ng EVGA na ano guys, na GeForce RTX 2080, ayan, no? Ang laki. 3-slot design. Actually, ganina, finifit ko siyang ganyan. Hindi ko mapasok. 3 pala. So, normally kasi 2 slot lang yung kinakain. So, yun, 3 screw yung ano. 3 slot yung kinakain. Ayan. So, okay lang. Tatako kanina, ba't di siya, ano. Ayan. So, Republic of Gamers. Ayan. Excalibur na T-Force. Then, Cooler Master na CPU. And sa, ML240. R, it's addressable RGB as Asus ROG na Z390-E, yan, EVGA GeForce RTX 2080, and yan, that's a finished build. So boot up time natin. So ang plasticking, I let Alex do the honors para dito sa kanya kasi ito na guys eh. So di-deliver ko ito bukas. Okay, so guys, sorry sa crappy na ano ha, medyo hindi ko gamit yung phone ay yung camera ko, so cellphone lang gamit ko ngayon. Ayan, medyo hindi maganda yung quality ng camera. Ayan. Ready, boom. Alright guys, ayan, muna teka lang yung ilaw, test boot, magboot ka. Yon. Nice! Woohoo! Lagi yung kinakabahan pagka ano yung mga ganyan ano. So, pass na sa... Yes! Pass na guys. So, ano natin. Wait, ba't nawala yung ano ni ano? La! Nawala yung ARGB ni ano. So, check ko lang sa kable mamaya. Oh, shit. Ang dami ng ano nito. Wait lang guys ha. Kasi, validate ko muna tong ano. Verify ko lang pala. Yan guys, install lang ko muna ng Windows, tapos stability test ko, tapos install lang ko nung favorite game niya, which is yung Fortnite. Then konting benchmark. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys kasi may gagawin pa ako. Yan, magkukunin ko yung laundry, tapos yun. Baka konting montage na lang, or baka hindi na ako mag-montage kasi ginawa ko na ng montage to, yung kay Rap. So yun na lang, panoorin nyo. Same ano lang, halos parehas lang. So yan, magboot na. Install lang ng Windows sa inyo. Okay. Hey guys. So ngayon is delivery day. Di-deliver namin yung PC ni Alex. Ayan. Hindi ko na gawin ng montage video. Inantok na ako kagabi. Tagal ko natapos mag-ano guys, stability test. So ang nangyari kasi, iniwan ko lang inaida 64 ko, tapos nag-run ako ng mga 2 game, tapos niloop ko nila. Install the Windows, activated yung Windows, it's a Windows 10 Pro. Nilagay ko yung games na yung Epic, yung client. Hindi ko alam kung da-download ba kasi parang dinownload ko yung client. 2 beses ako nag-download. Tapos, parang saglit lang kasi yun nga, diba, naka-fiber na ako. Ayun, tapos ano pa ba? Di-deliver namin sa McKinley, sa Taguig.
Yan, hindi ko na nasabihin yung pinaka-exact. Kasi alam niyo na guys. Tapos, ano pa ba? Ayun, pasensya na at wala akong montage video. Iyano ko na lang. Panoorin nyo na lang yung K-Rap. Sana matuwa si ano sa ano. Yung pinaka-actual na makita ka niyo. Okay, so ETA, sabi ni Waze, is mga 1 hour. Galing pa kami ng Marilo, Bulacan ngayon. Nasa Balintawak na kami guys. Pamunyos na. Ayan. So, sumaking ni Taguig. Alam ko lang kung saan traffic. North mga. Actually, mga 12 na eh. 12 noon. Ayan. So, hindi naman siguro traffic ngayon. So, yun. So, in any case, it's H5N ni Cooler Master. So, yun. Mamaya guys, i-check ko lang kung papayag si Alex video dun sa loob ng bahay nila. If hindi, malas nyo. At ikukuwento ko na lang. Alright, so there you have it. Bye-bye. See you mamaya. At deliver namin yung PC ni Alex. Yun guys, tapos na. Na-deliver ko na yung case. Yung PC pala. So, hindi na, wait lang. Yan, so paalis na ako. Ay, taka. Ground floor tayo. So, ayan, nangyari kasi, pinayagan ako ni Alex mag-video sa loob. Ayan. So, hindi ko na, siya netop ko pa. Ayan, papata ko na sa inyo. So, ngayon, punta ko na yung kapatid ko kasi pupunta pa akong market. Pa-exit na. Galing ako kay Sir Alex. Yung kanina sa... Oo, si Alex Reza po. 819? Oo, 819. Na-install kayo na, sir? Nag-install po ng PC. Sige. Tapos na. Thank you, sir. Thank you. Oh, ang ganda dito, guys. It's a Sarendra. And guys, I'm done here. Aningko na lang kayo. Yan, sobrang natuwa si Alex. Para pala sa anak niya yon. Well, naglalaro din naman siya ng Fortnite kaso sobrang busy din daw niya. So yun. Nakapag-asawa siya ng Pilipinas. So meron siya ng dalawang anak. Ayan, so yung dalawang, yung eldest niya is yung naglalaro ng Fortnite. Ayan, may dalawang trolley. Bigat nung so guys, meet ko muna yung ano ko. Bawal na mag ano dito. So cut ko na ng video. At na-deliver ko na yung PC, gaming PC kay Alex. Yung pala, nagpaalam ako kay Alex yung sa ano, sa nag-video. Ayan, may video ako. So ayun, nakita nyo guys na sineset-up ko yan. Hindi ko na kasi nakuha na nung pagdating namin kasi bawal mag film or mag-record ng video sa Sarendra. So yun, nagbawalan ako. Kaya ayun, kanina po siya nagkaroon ng problema. Ayaw magkaroon ng display, naglolo ko yung VGA kasi feeling ko nauuga. So ang ginawa ko is ni-receive ko yung video card. So ayun, kumanak. Tangina, kinabahan talaga ako kanina. Yung sa video card, nauuga kasi yun eh nung binaba namin. So ayun. Feeling ko doon yun. Yun, so sobrang natuwa si Alex dun sa outcome ng build. Kanina ko lang nalaman na para sa anak pala niya. Nagpa-Fortnite din yung anak niya. Actually, na ano niya, na influensya. Kaya na dinownload na lang yung game. Hindi ko kasi na-download dun sa bahay. Ang dinownload ka lang yung client, yung Epic. So, yun lang yung nangyari. Ayun, tapos hindi na nakapag-film kaya nga pagbaba na lang. Ay, kanina, di ba? Pagbaba. Tapos, ayun. So, pauwi na ako ngayon. Nagustuhan ni Alex yun. And sobrang cool ni Alex. Yun, medyo dinugo. Nagano ko kanina na ganyan. Nosebleed. Ayun. So, mabait naman siya. Ang hirap lang kanina, guys, yung sa condominium, yung box. Kasi pinatago ko sa kanila yung box kasi if ever magkaroon ng problema yung unit. Yung system unit is yung sa warranty, sabi ko. Hey, baka ano, yung warranty. Tuwan-tuwa yung anak niya. It's a 12 years old na nagpa-Fortnite. Idol lang niya si Ninja.
Ayun guys, if magpapabuild kayo ah, ano na lang, contact me na lang. Kaya ako lang inano kasi naano ako dun kay Alex na ano eh, wala na siyang time para gawin yung ganung mga bagay. Then yun. So yun, let me know guys in the comment section area kung ano sa tingin nyo yung nangyayari sa build. Actually, kamukha lang. Ipanoorin nyo nalang ginawa ko yun. Ayun. If magpapabuild kayo ng same na ganun, just contact nyo na lang ako kayo sa email address. I'll leave my email address dun sa description ng video. Okay? So, with a subject of, ano, naging yung subject na subscriber build kasi medyo plat na yung ano ko. Iba, di ko ma-champon yung ano. Ayan. So, and PM nyo na lang ako dun sa Facebook fanpage ko. Ayan. So, cut ko na yung video dito. Pasensya na. Walang montage video at saka picture, mga ganun. So, ayun. Guys, gusto nyo ba yung mga ganitong content? Yung tipong dinodocument ko yung mga nangyayari? Sa akin, yun, nakita nyo naman kung gaano nakaka-stress, di ba, yung ano, yung pagbibili ng mga parts. So, yun nga, sinasabi ni Alex nung ano, sabi, buti na lang, kinuha daw niya yung service ko at di siya nagkamali. Yun. So, sobrang natuwa lang ako dun sa feedback. Binigyan niya ako ng tip guys eh. Kasi dinilibre pa namin. So, yun. Sobrang thank you, Sir Alex. Actually guys, si Alex, marunong siya eh. Wala lang talaga siyang time. Nung nakita ko siya dun, yung ano niya, yung gaming mouse and gaming keyboard niya is, ang gaming mouse ako na ba yan? Logitech G502. Yun yung binili niya. Tapos naka Steel Series na ano, rival ata yun. I'm not sure kasi ano. Tapos ano pa ba? Yung keyboard is K70 ata na low profile na silver switch ba? Kasi yung pag tinry, inugod ko yung key, sabi ko, anong switch? So, sobrang low profile. Pag prenas mo is, alam mo yun, hindi siya lumalalim. Parang ano lang, mababaw lang yung actuation. Dun yun. Sabi ko, wow, sarap nito. Actually, nakatry na ako nun yung sa Corsair. Nung binil ko yung white version, yung Artec. Pinairam sa akin yung MSI yun. It's a MSI and Corsair yun. Naka-experience na pala ako. Ayun, so yan. Sabi ko kay Alex, you have a very good taste in ano, choosing a gaming ano, gear. Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi, yeah. Nanonood daw siya ng mga ano, mga reviews. Ayun. Yun lang, just a raw vlog lang. Sana guys na gusto niyo mga gitong content. Kasi medyo, alam niya, iba-iba naman. At ayoko na ulitin yung ginawa ko kay Rap. So, panoorin niyo lang if hindi niyo pa napapanood yung build ko for the H500M. Ayan, so, yun lang. So, there you have it. End ko ng video dito. Thank you guys for tuning in. Ako nga pala si X10. Subscribe, comment, and like na lang. At see you on the next build PC, gaming PC build video. Bye bye.